What's up mga bro? Ito na yung vlog nung ano. Actually matagal na to eh. Tayo na nakabit yung ano rack M na mukha ng rack bracket para sa top box. Yung top box natin GV Bold ADV. Nabi? Oo, tama. Hindi pala marinig sa VR. Nakaano ako ngayon eh. Bagong setup ako ng pang vlog. Inside 360 yung ginamit ko. Yan. Wala yung dual mic natin. Yan, hindi manarinig si OBR. Tapos yung signal light protector, no? Yan, yung kinabit din natin. Up, 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 up. O, matagal ko nang nakikabit kasi yan. Yung dalawa na yan. Tayo, tatlo na yan. Ngayon wala nagawa ng vlog eh. Yan, medyo marami tayo naka anong vlog nung mga nakaraan eh. Nakahinuna ko. So, ngayon, ito na yung vlog nun. O, bago ko pakita sa inyo, ha? Pakita ko sa inyo. Papagas ako doon sa may shell doon. Ay! Lalim nun ah! Nakita mo ba? Lalim nun lumak. Napakita ko muna kung paano ko in-install yung ano. Yung mga accessories na yan. Yan. Top box, rack M, monorack, tsaka yung signal light protector. Alright, yun yung mga i-install natin ngayon sa motor. Kaya on the click. Malayan na natin to. Ito yung signal light protector. Ayan. Made in steel. Tapos ano siya? Yung pintura niya, Anzal daw. Ayan yung sabi ng seller. Hindi niya nakalagay sa description ng ano, item. Ayan. From e-garage. Kung nabili ko ito sa Shopee ng ano, around 650 pesos. Lagay ko yung link sa description. From e-garage. Provided na rin yung kasama niya na ano, na tornilyo. Ayan. Dalawa. Washer din. Papalit natin ito dun sa pagtatanggalan sa stock. Ayan. Meron kasi yung kabitan eh. Dito mo ilalagay mismo. Signal light protector. Okay naman. Maganda naman yung pagkakagawa niya. Ano? Maganda yung quality. Ito naman yung ano natin, yung rack M na ano na bracket. Ayan. Meron pang cover oh. Ano sa shipping. Ang ganda niya oh. Ano ito naman? Nabili ko rin sa Shopee. Ayan, nasa 25 yata, 26 yun ang presyo niya. Rack M. Ito yung ginagamit ko sa Honda Beat ko eh, pero ibang version. Ito kasi bagong version to. Ito, pang Honda Click. So ano siya? Solid steel yung frame. Yan. Nakita niya to? Yan, solid steel yan. Itong nakabalot sa kanya, fiberglass to ang alam ko eh. Yan. Pero ang ganda niya ng pagkakagawa niya. Sobrang ganda. Ganda ng pagkakabalot. Lalo dito sa ibabaw, sa mga gilid. Ay, mga edges, walang damage. Malinis yung pagkakagawa. Quality talaga tong ano eh, Rack M. Tsaka matibay talaga yung mga bracket nila. Yung gamit ko sa Honda Beat ko, Rack M na version 1. Hanggang ngayon, buo pa. Yan. Talagang quality. Tsaka ito, lifetime warranty. Yan, pag nasira, pwede silang kontakin. Provided na rin nila yung ano, yung para sa kabitan ng base plate. Sa ilalim. So diba, lagay mo yung base plate dito. Sinama na nila ito. Ito na yung gagamitin mo. Hindi na yung sa base plate. Kasi may kasama rin yan na ano eh. Parang bracket. Yung base plate. Yung ipitan ng tornilyo. O ito. Provided na nila. Ayan. Mga flat bar na may butas. Yan yung ilalagay mo ngayon sa ilalim. Sa ilalim nito. Apat. Meron din silang instructions. Ayan. Ayan. Ganyan na itsura niya. Yung base plate. Yan ang ilalagay mo. So, syempre, pag may bracket tayo, lalagyan natin ng top box. Ito yung napili namin top box. Yan. GV Bold. 32 liters to. Yan. Nabili namin sa Moto World sa may SM Clark. Meron din ito sa Shopee. Same price lang din. 5,800 pesos. Yan. Meron siya dito ano, extra ang lagayan ng... Meron siyang kasamang net eh. Para pwede kang maglagay ng mga ibang items dito. May apakita ko.
Tapos meron siyang backrest. Ayan, GV. Backrest. Malambot din siya. Ito, pwede man tanggalin ito eh. Pero tingin ko, huwag mo nang tanggalin. Kasi may butas yan doon. Mapasuka lang ng tubig. Unboxan natin. Pakita ko sa inyo yung locking mechanism niya. Ito yung susi niya. Ayan. Itong dalawang to. Ayan. Pinaghiwalay ko lang kasi... dalawang susi kasi ni Honda Click eh. Tsaka yung sa disc lock, ayan, Oxford. Suto natin yung susi, tapos twist natin ng clockwise. Ayan. Press lang natin to, itong button na ito sa ibabaw. Ayan, automatic na siya nag-open. Ayan, laman niya. Asya full face helmet. Malapad siya, square type ano. Tapos ito yung net niya. Ayan, sinasabi ko kanina. Kung halimbawa, maglalagay kayo ng ano dito, item dito. Bawa, ano, half face helmet o gulay. Ayan, pwede nyo ipitan ito. Ipit nyo lang yan dyan. At siya yung mag-hold dun sa ilalagay nyo kung ano man dito. Ayan. Tapos may kasama na siyang base plate. Ayan. Ito yung universal base plate nila sa mga GV boxes. Ayan, itong base plate, kompleto na yan. Bolt tsaka bracket. Ayan, kompleto lahat. Ayan, meron siyang user manual tsaka warranty. Ayan, warranty pala to. Warranty card. 2 years warranty. And instructions kung paano. Tapos ito na gusto ko dito. May kasama siya nito. Paano ba? Naglagay ka ng mga bakal. Hindi siya aalog-alog, no? Kung ano man na matigas. Parang may sasalo sa kanya. Kaya maganda. Tapos pala kung nakikita nyo to, may kasama tong ganito eh. Yan, yan, yan. Sinuot ko na kasi. Para siyang rubber tube. Ayan, rubber tube yan. Susuot mo yan dyan para para hindi siya maalog. Pag sinara mo na. Sasara mo naman, press mo lang na ganun. Ayan, automatic na maglalaki yan. Ayan, kasi kapag wala nung rubber tube na yan, pag ginanyan mo yan, alog-alog yan eh. Pag ganito, mas siya, nakaipit, hindi siya alog. Ayan, kasama rin yan dyan. Ayan, ganun lang, press. Ayan, open. Pwede mo na rin tanggalin yung susi pag naka-open. Twist mo lang ng counterclockwise, tapos bunuti mo na yung susi. Ayan, tapos paglalak mo, ibaba mo lang. Ayan, may clicking sound. Ayan, install na natin itong mga accessories na to sa motor. No? Baklasin muna natin yung mga dapat baklasin. Ayan, baklasin na muna natin itong tatlong bolts ng stock na grab bar. Ayan, dyan natin lalagay yung bracket eh. Ang size niya 12mm. Ayan. Mas maganda kang gamitin nyo sa socket wrench. Imamano-mano ko na lang. Pwede rin kayong gumamit ng impact wrench. Tanggalin natin yung tatlong bolts. So ito yung dalawang mahaba, dito yan. Ito yung dalawang mahaba. Tapos yung maiksi dito sa ibabaw. Kapit na natin yung takem na monorock. Ganyan natin to. Gan lang siya. Mabigat yung rockem eh. Plug and play lang naman to. Tapat lang natin. Yan, tapos tagayin natin yung mga bolts natin kung sakto yung fit niya. Hand tight lang muna. Sakto nyo lang sa butas. Wow, tama-tama oh. Ipitan natin. I-align din natin ilahin na lang natin pa atras. Mm-hmm.
Yan, pag okay na yung alignment, yan, okay naman eh. Tama naman. Pwede natin siya higpitan. Higpitan ko na nang sakto lang. Pag sobrang higpit. Matansyan nyo. Untight na sakto. Ano na, mahigpit na. Yan ang alog, hindi na alog. Tibay. Try natin sara yung ano, upuan. Tingnan natin kung may ipit ba o hindi. Sara natin yung upuan. Yan, okay naman, naglalak. Kung nakasabit-sabit. Laki ng gap. Ano? Yan, nag-unlock. Lock. Oh, nice, nice na. Gabitin natin itong signal light protector. Panghuli na natin gabit yung top box na. Ito na muna unahin natin. Ayan, tanggalin natin itong dalawang tornilyo na to. Itong stock na tornilyo. Yan nga pala, pag gagamit kayo ng ano, screwdriver, hanapin nyo yung kasize talaga ng tornilyo. Ano? Para hindi masisira yung ano, yung pasokan ng tornilyo. Kailangan sakto yung size. Yan nga lang, may combination kayo na ano, isang set na ganito. Yan, inko din yan. Tanggalin na natin to. Itong stock screw natin, yan yung dalawa, para siyang body bolts na malaki. Yan, kasing size siya na provided nung seller. Siyempre dapat ka-size. Tsaka mas mahaba kasi nakapatong dito yung ano, signal light protector. Parang ipitin nito. O yung kabita niya dito sa ibabaw, bakal yan. Kaya maganda yung kapit niyan. Hindi siya yung plastic na kabitan. Yung lagayan ng thread, ano. Kaya hindi talaga siya bibitaw. Pero lalagyan natin yan ng thread locker para mas secure, ano. Itong signal light protector, ganito yung pwesto. Paganyan. Ah, paganyan siya. Ito yung thread locker natin. Medium strength lang para matatanggal mo pa rin. Kaya ito, pwedeng permanent na yun. Ito, ito yung meron ako, medium strength thread locker. Lagyan ko muna yung thread, yung bandang dulo lang. Ano. Yan, lagyan ko ng thread locker yung dalawang tornilyo natin. Kapit na natin, hand tight muna. Tapos may natin higpitan ng sagad. Ito yung saya kumagat ah. Try natin yung gamitan na screwdriver. Yan, kagat na. Yan, lalapat ko na to. Pasok naman ako. Alan, flush. Lalapat nyo ganun. Tapos check nyo rin yung alignment. Ano. Check ko muna. Yan, yun yung pinaka maayos na alignment na nagawa ko. Medyo imperfect yung ano eh, yung alignment niya dito sa signal light natin, sa underclick natin. Yan, itong side na to medyo malayo ng konti sa dulo ng signal lights. Ito naman masyado malapit. Wala sa align, pero hindi naman na iipit yung ano, hindi siya nakadikit. So medyo konti, medyo nakadikit pala, konti lang. Pero discardin ako muna ng mga washer dito sa, you know, para hindi siya dumikit. Medyo nakadikit yung likod eh, yung bandang ilalim. Pero lagyan ko ng washer sa may, you know, bago siya maipit. Para medyo bumabang ganun. Yan, sinukatan ko na ng ano, pwede niyang spacer. Ito yung nakita ko na pinaka-okay. Ito pang side mirror yata ito eh. Aftermarket side mirror. So, nalagyan ko rin sya ng ganito. Ayan, yun yung sa akin. Ayan yung spacing na hindi na sya lalapat sa ano, sa signal lights. Hindi natatama yung ano, yung ilalim. May space na sya, may gap. Ayan, siguro pinturan ako na ng black to para hindi kalawangin. Pero ano ko, stainless to eh.
Ayan kasing washer, pininturan ko na ng black. Itong tornilyo, kung hindi siya stainless, siguro lagyan ko na ng Q-tex siguro, no? Para maging black. Ayan. Kabit ko na lang, tapos pakita ko sa inyo. Ayan, nakabit ko na. Medyo bumaba naman siya. Hindi na sumasabit sa likod. Pero yun talaga, hindi talaga pantay ito. Mas malaki yung gap dito. Dito, halos dikit na. Hindi mo siya dumidikit. Ayan, may konting gap na siya dito. Kasi na kasi dikit na dikit yan, eh. Ayan, no? Ayan, ito, hindi na siya dikit talaga. Malaki na yung space, ano. And discard niyo na lang siguro ng ano sa spacing. Yan, kaya na bahala. Basta wag didikit din sa signal lights. Okay na yan. Nakabit mo natin itong base plate na GV. Ito yung makasama niyang bolts, washer, lock nut. Yan, lock nut na to eh. May rubber sa dulo. Yan, mali pala yung sabi ko kanina, hindi pala ito pang ilalim. Para pala ito dito. Ibig sabihin, walang kasama itong ano, na pang lock sa ilalim. Kaya buti meron yung ano natin, rack M monorack. Ito yung pang lock sa ilalim. Yan. Ang pwesto nito dito, yan, sa mga square na yan. Hanapan ko ng pwesto. Yan, dyan siguro. Kaso ito, itong mga kasama niyang bolts, Allen bolts. Siya buti, maiksi. Kailangan ko magpalit na mas mahaba. Para dito sa rack M, ha. Merong iba na kasya na yan. Kaya dito hindi obra. Kailangan natin ng mahabang bolts. Hindi gagamitin to. Yan, meron na ako dito. Yan. Ito, stainless tong dalawang to. Eh. Mas mahaba siya. Kailangan nyo ng mahaba. Para umabot siya sa panlock sa ilalim. Ito na lang muna for now. Siguro bili pa ako ng dalawang ganito. Para stainless. Ito hindi stainless to eh. Pero kabit na natin. Washer muna. Saan natin suksok. Okay naman yung pwesto. Ano? Hanapan nyo lang ng pwesto. Pwede naman i-adjust yan pa atras pa sulong. Sa tama lang lagay nyo ng ano. Yung alignment ba. Ito, pihitin natin ganito. Na pwede natin yung subusog na ganun. Ito yung sagad na malapit dito. Ito pwede pa natin yung sagad. Kalimutan yung washer. Ah, ganyan pwesto nya. Adjust na natin mamaya. Nagyan muna natin ng panglock sa ilalim. Tapos washer, tapos lock nut. Ayan. Wait natin. Itong pang lock. Ang kasama ng rack M. Washer. Lock nut. Yan, ipinan ko muna ito. I-align ko sa preference ko na layo niya nung base plate. I-fit ko rin yung box para makita ko yung ano yung pinaka okay. Size nito 10mm. Itong lock nut. Yan, okay na yung alignment. Higpitan ko na rin. Yan, para malaman nyo kung tama na yung higpit. Dapat itong sa palibot niya medyo naka pagano na nakakurba na ng konti. Yan, medyo nakakurba. Sabihin na hila na yung ano. Yung ipit na siya. Kaya medyo na bend na siyang ganun. Yung mga sides. Yan. Yun yung malalaman kung tama na higpit. Halimbawa ito. Yan, nakita nyo. Mga ganun siya. Mapasok. Yan, okay na higpit nyan.
Ano na. Kapag okay na yung alignment nyo, ito sa akin, pinantay ko lang dito. Tapos nahigpitan nyo na to. Na test fit nyo na yung top box kung pantay ba. Ayan, pwede nyo nang kabit to. Yung cover. Siguro palitan ko na lang to ng ano, stainless next time. So ilan naman baklasin. Suit nyo na may mga na parang clips eh. Paglabot na, lagay natin itong kasama niyang dalawang ano. Ito. Isa na, naglab pa isa. Ito. Yan. Parang dito. Ang pinakamaliit kong ano, sa set. Ito yan, Inco set. Screwdriver. Phillips. Standard, tsaka ano. Allen tsaka Torx. Meron din siya mga socket na kasama. Ano, nagamit mo talaga. Saktong higpit lang na hindi siya halog. Kabit na natin yung top box. Ito una natin si suit dyan. Itong dalawang to. Ayan. Dito. Tapat nyo lang tapos ibaba nyo muna. Tapos open nyo yung box. Tapos meron yung button dito. O kahit nga hindi nyo napindutin to, ibaba nyo lang na ganun. Ayan, nakakabit na siya. Okay na. Pwede natin yung isara. Ayan. Na-install na natin lahat. Ayos na. Ito yung top box natin, GV. Tapos yung rack arm tsaka yung signal light protector. Ito pala, napantay ko na to. Parang diniremel ko yung kabilang side para mapagpantay ko. Ayan, tama na yung gap nyan. Pantay na. Nice ko na rin. Medyo madumi, hindi pa napa motor wash eh. Parang nagmahal ulit ah. Nabro, salamat. Hindi na, okay na. Bahay na ulit kami. Rock M. Yun, okay na. Yeah, so matagal ko nang ginagamit. Tagal ko nang ginagamit itong ano, top box saka yung rack arm, yung signal light protector. Okay na okay. Yung matibay naman kasi talaga yung mga yan. Yung signal light protector, hindi pa naman na dadanggil yan. Kaya wala namang ano, naging problema. Pero kahit madanggil mo yan, hindi man basta-basta yan. Talagang matibay, matigas siya. Ayun nga, pinantay ko na yung ano, napantay ko na para mas maganda. Paano nung ginakabit natin, hindi pantay eh. Dinremel ko na lang yung butas at tinabasan ko para magpantay siya ng kabit, ano, anong kabitan. Hindi ko pala nabanggit, hindi ko pala na ano kanina, tinanggal ko yung ano eh, yung backrest nung ano, nung top box natin. Kasi sabi ni OBR, masikip daw. Inatanggal niya. Ay, isod ko na lang kasi ayaw niya eh. Tinanggal na lang namin. Ang ginawa ko na lang, nilagyan ko nung ano, nilagyan ko siya nung dalawang tornilyo para hindi siya mapapasukin ng tubig. Yun. Tapos yung rack arm natin na monorack, ayan, okay na okay. Kaya maganda naman talaga yung may top box eh, para pag ano, meron kayong babaglalagyan ng mga pinamili, grocery. Pamisa, pag nagala kami, lagay ng helmet, ha, pupunta kami SM, bago mag-grocery. Doon ko lalagay yung helmet ko sa ano, sa top box. Tapos yung helmet ni OBR gasya sa compartment ni Click eh. Kaya tama lang. Traffic ah. Sunday ngayon, uwi kami ng Bulacan eh. Traffic ngayon ah. Papo na kasi. Kaumaga lang wala masyado na biyahe. Nabakasyon kami sa Bulacan ngayon. Papasyal. Ay, ako naman! Nagawa mo! Hindi ka yung ano, pasakyan.
Yan, nakakabit yung top box natin kasi may mga gamit na nakalagay. Pasalubong namin doon. Uwi kami. Pasalubong namin sa kapatid ni OBR. Sa Bulacan. Yung Rock M na special edition, ano yan eh. Bago lang yan eh. Bago. Kailan lang? Hindi man bago. Medyo matagal na rin. Kasi yung kay Honda Beat ko na naka-Rock M din na ano, monorock. Pero yung kay Honda Beat, ano, parang version 1. Ngayon bago lang kasi yung version 2 na yan, kaya yan yung binili ko kay Click. Mas maganda, no? Yung version 1 ko na nakakabit kay Beat na Rock M, ayos na ayos pa rin hanggang ngayon eh. Kaya okay na okay din niya pag maglo-long ride kayo. Yung top box, ano. Ang malaki compartment talaga ni Click, maraming malalagay. Compared kay Beat, ang liit ng compartment eh. Ito kasha helmet ni OBR eh. Meron depende sa helmet. Yung sa kanya LS2 kasha. Yung Rapid tsaka itong ano. Ano yung sa Mavi? Metro Evo. Evo ba yan? Ano ba yan? Storm? hindi Rapid yung isa mo. Ba yan? Oh, hindi yung Rapid. Kataka. Yung kasha yung kay OBR eh. Depende sa shell size siguro ano. Depende sa korte. Focus na muna ako nito sa pagdadrive at malapit na doong pamalubak na rito eh, pandan to eh. Medyo hassle dito magmaneho. Magpa-vlog ka na, iwasan pa may alubak daw. Ay, ito katabusin yung vlog daw. Alright, mga bro, ride safe!